Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, saan man sulok ng mundo. Kamusta na po kayo? Ito po, may bago na naman akong i-share sa inyo. Ito naman po ay pagkain, lalo na po sa umaga. Lalo na sa ating mga chikiting o mga anak. So bago nyo po tingnan ang video ko, don't forget to press the subscribe, like and share, and press the bell notification for more updating videos po. So, narito po yung mga ingredients ko. Ito po ay spam, broccoli, bell pepper, mushroom, carrots, asparagus. Ito po yung asparagus pag mahal dito, hindi po ako bumili dahil sale po ito, so bumili po ako. Onion, garlic, eggs. So, ito po yung ginamit ko sa balitaw na yung egg yolk. So, meron po siyang egg white. So, dinagdagan ko na lang po ng egg para magamit po. So, naisip po ako kung para hindi po masayang yung egg white. So, nag-isip po ako kung anong bago na namang lulutuin para hindi po natin matapos. Ito po ay coconut oil. Ito po. Ayan. Pero kung wala po kayong coconut oil, pwede na rin po yung cooking oil. Himalaya or Himalaya salt or sea salt po. Yung black pepper powder. Sisimulan ko na po kung paano magluto. So, ngayon po, unahin ko po yung coconut oil. Ayan. So, maganda po siya at healthy pa. So, ngayon, ilalagay ko na po yung spam kasi ito po unahin ko. Ayan. Mainit na po itong kawali. Pinainit ko na po. So, hintayin lang po natin ito mag-golden brown. Yung halos lahat mag-golden brown. Hindi po. A few moments later. So, ayan po. Hindi na po siya nagbabrown. So, malapit na po siyang maluto. Ano? So, naka-medium heat lang po ito siya. Huwag po masyadong mainit para hindi po masunog. Ayan. Ganyan. So, ngayon po, golden brown na siya, no? So, isip aside ko po ito muna siya. Diyan. Diyan ko ilalagay with paper towel para mag-absorb po yung So, ngayon po, ang isusunod na po natin, may natira pong konting mantika, iba, or coconut oil. So, isusunod natin po yung bawang. Ayan. Hindi ko na po dinagdagan ng oil. Ayan na po yung natira po kanina. Ayan. So, ang sunod po po ay itong onion. Kasi medyo na golden brown na po yung bawang. Ayan. So, hintayin lang po natin na hanggang sa maluto yung onion. Ayan. So, medyo golden brown na rin po. Susunod na natin po yung carrots. So, ito na po yung carrots. Ayan. Ano na ito yung carrots kasi diba medyo matigas siya. So, medyo igisa ko po muna siya ng konti din sa mantika. So, medyo okay na po itong carrots. So, yung isusunod ko po ay yung mushroom po. Ayan. Pero kung wala po kayong mushroom, okay lang po. Pero mahilig po talaga ako sa mushroom. So,
Hindi po akong nawawala ng mushroom. Lagi po ako bumibili ng mushroom. Kasi yung sarap po siya. Lalo na po yung hindi, parang may yung sabaw niya. Sarap po siya, malasa. Ayan. So ito, kusa lang po siya. Pero ba siya yung parang sabaw niya? So kahit hindi mo nalagyan ng tubig kung magluluto ka ng ibang putahe. So, or maglalagay ka na ng tubig pag may recipe ka na iba, konti lang, hindi na siya doon marami pag yung maglalagay ka ng mushroom. Ayan. So, yummy. Ayan. Sarap po siya. A few moments later. So, ayun na nga palang gato. Tingnan niyo po, parang ayan, parang may sabaw na po siya. Malabas-labas na po yung sabaw. So, inilix ko po, nilalagay itong asparagus. So, yung asparagus po, pag ako, para sa akin po, hindi ko po ito binabalatan. So, dinidiretso ko po slice ito ng ganito pag ako magluto. Pero depende po sa inyo pag gusto niyo pong balatan. Pero ako gusto ko po yung hindi ko na po binabalatan kasi maraming nagsasabi na dyan po ang nutrients sa balat. So, ayan. Colorful na po siya, diba? Ayan. So, hintayin na po natin ng mga ilang minuto. Few minutes later. So, ngayon po, tingnan natin. Oh, maamoy ko po yung bango ng asparagus. So, nakalimutan ko po sasabihin sa inyo na nilalagyan ko pa po ng oyster sauce. No, kahit 1 tablespoon na po siya para lalo pong mga lasa po siya. So, ito po, ilalagay ko na po. Ayan. Parang napadami po yung yung broccoli ko, pero okay lang po yan kasi kaysa masira, kasi marami ako nabili na broccoli kaya inubos ko na. Ayan, tingnan niyo po, sobrang colorful and healthy po siya. Ayan. So, ngayon po, ilalagay ko na po yung oyster sauce. Ayan, 1 tablespoon. Ini-estimate ko lang po lahat. Kahit po yung sa salt and black pepper ko po, ini-estimate ko lang po yan. Ayan. Ihalo muna natin ng maigi, mga palangga. Ayan. Diba? Sarap tingnan. Mamaya ko pa ito ilagay yung spam. Ayan. Hintayin po natin mga 1 minute po bago po natin ihalo yung spam. Few minutes later. Sub na po yung ano niya, yung oil niya. So, imi-mix po natin. Tingnan nyo. Sobrang sarap, ano? Ayan. Ayan. May sabaw na po doon. Ayan. Colorful. Nilagyan ko po ng carrots para maging colorful kasi halos green na po siya. Wala po kasi akong bell pepper na red. So, naisip ko po na carrots na lang po ilalagay. So, depende po sa inyo. Para attractive po sa mga bata, no? Ayan. Half cook lang po siya. And wag na, pagtakpan po natin siya, wag po natin yung sobrang tagal. Ayan. Ganyan lang po siya. And then, after nyan, ilalagay po natin yung itlog. Ayan. Isa-spread po natin ganyan. Ayan. Ayan. Huwag po natin siyang takpan, mga palangga, ha? Para hindi po mag-overcook yung gulay natin.
So, try ko po tikman kung okay na po yung lasa. Katamtaman na po yung alat. Sobrang masarap po siya. So, mga palangga, ito na po yung niluto kong spam with vegetables and egg. So yummy! So, kayo po, kung meron din po kayo dyan na mga pagkain na natitira or na pwede nyong lagyan ng vegetables or meron din po kayo yung tuna, masarap din po yan i-mix ng ganito. So, masarap din po yan yung ganyan. So, hanggang dito na lang po mga palangga. Don't forget to press the subscribe, like, and share. And press the bell notification para po sa marami pa pong upcoming videos. So, mabuhay po tayo. Maraming salamat po sa pagpanood ng video ko. Ito po si Tita Babes, naglilingkod sa inyo. Maraming salamat po ulit. Bye!